Magandang araw! Ako muli si Teacher Michelle. At para sa ikalawang video ng module na ito, pag-uusapan natin ang tungkulin ninyo bilang magulang sa pagtataguyod ng kahandaan sa pagbasa at mga gawaing maaari ninyong gawin sa bahay para mapagtibay ito. Dahil ang bata ay unang namumulat sa loob ng isang tahanan, ang tahanan na rin iyon ang kanyang unang paaralan at kayo na kanyang mga magulang ang kanyang unang mga guro. Ang pamilya ang pangunahing lugar na nagbibigay sa isang bata ng pagmamahal at seguridad na pundasyon ng kanyang paglaki. Dapat ay parehong nanay at tatay ang maghanda sa anak sa pagbasa. Ito ay paraan din ng pagbibigay ng oras ng mga magulang sa mga anak. Maraming maaaring matutuhan ng inyong anak sa mapag-arugang alaga ninyo. Matututuhan niya sa pakikipag-ugnayan sa mga kasapi sa tahanan ang mga bagong kaalaman, kasanayan, at kaugalian. Kasama na rin rito ang pagbabasa ninyo ng mga aklat dahil mataas ang tingin nila sa inyo. At kapag kayo ay nakisangkot sa pagpapalaki ng anak, nagbibigay ito ng panghabang buhay na positibong epekto sa paraan ng pagkatuto niya. Siya ay magiging mas mahusay na mag-aaral at magiging mas produktibong bahagi ng lipunan paglaki. Bilang mga magulang, maraming pwedeng gawin upang maihanda sa pagbasa ang inyong mga anak. Maaaring ang ilan sa mga ito ay ginagawa na ninyo. Pero kung hindi pa, maaari din ninyong simulang gawin ang mga sumusunod. Una, tanungin ang inyong mga anak ng tanong na hindi masasagot ng oo o hindi lamang. Tulad ng paano, ano, saan, bakit, at sino, upang mahasa ang pagbuo nila ng mga pangungusap sa pagsagot ng mga tanong. Ito rin ay para mahubog ang kasanayan ng kanilang pag-iisip na sumagot sa mga tanong. Pangalawa, kung ang inyong anak ay nahihirapan sumagot sa kumpletong pangungusap, tulungan silang buuin ang pangungusap at masabi ang gusto nilang sabihin. Sa ganitong paraan, masasanay at matututo rin sila. Pangatlo, kailangang hikayatin ang inyong mga anak na magkwento ng kanilang mga ideya. Bilang mga magulang, kailangang ipakita at iparamdam sa kanila na sila ay napakikinggan. Pang-apat, malaki ang posibilidad na makasanayan ang pag-baby talk sa anak. Mahalagang iwasan ang ganitong pakikipag-usap. Kung ganito sila kausapin, isipin nila na ito ang tamang paraan ng pakikipag-usap at mahirap itong baguhin kapag nakasanayan na nila ito. Panlima, maraming bagong salitang matututuhan ng bata sa pakikipag-usap sa iba. Bukod sa mababawasan ang pagkamahiyain nila, masasanay rin silang makipagkwentuhan, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati sa mga tao sa labas ng bahay. Pang-anim, mahalagang maidugtong ng bata ang mga nangyayari sa Child Development Center sa mga nangyayari sa loob ng bahay. Mas madali para sa kanilang intindihin ang mga bagong natututuhan sa pamamagitan nito. At pampito, lumalaki at lumalawak ang mundo at ang pag-iisip ng mga bata sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanila ng mga kwento. Maliligayahan sila rito, lalo pat ito ay oras na ginugugol para sa isa't isa. Bukod sa mga nabanggit natin sa videong ito, gamit ang aklat pambatang Araw sa Palengke, may tatlong home-based activities sa inyong ang batang handang magbasa manual na hinihikayat namin kayong gawin kasama ang inyong anak.